C'est mieux à qui nous m'arrête. Ça m'a été une saine vie. T'as qu'une autre bébé, ça va pas ça. Pas que si on peut rien là. Ang naging kaganapan sa inyong sambahayan ay isang mabigat na dalahin, isang mabigat na pagsubok. Ngunit kung inyong pakaiisipin at uunawain, napakaanad ninyo sapagkat ako ay inyong nakilala. Ako ay inyong natagpuan sa pamamagitan ng isang daan, sa pamamagitan ng karamdaman. Mga anak, wala akong ibinigay at ibinibigay sa tao na hindi ninyo makakaya. Ngunit, sadyang mahina ang pananampalataya ng tao sa huling panahong ito. Mas iniaasa ang kanilang buhay sa kanilang kapwa-tao. Mga anak, mas higit ninyong iasa ang inyong buhay sa inyong Diyos. Iskopkus nagpapakilala. Iisa ang Diyos, hindi't marami ang paniniwala ng tao. Marami ang sinasampalatayan ng tao. Mga anak, ako ay sadyang mapanibuhuli. Ayaw ko, mga anak, na bago kayo lumapit sa akin, ay huli na ang lahat. Kahit binibigyan ko pa ng pagkakataon ang bawat isa, habang bukas pa ang pintuan ng kapatawaran, ang aking habang at awa. Hindi ako matigas, pang kayo'y hindi ko pagbigyan. Ngunit naaayon sa inyong mga gawa na ang bawat inyong kahilingan ay aking ang tutuparin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga anak, may karamdaman na sadyang agad-agad na nawawala. May karamdaman mga kinakailangan kayo'y maghintay bago ito mawala. At mayroon din namang karamdaman na hindi nakaya ng katawang laman. Ngunit maraming magtatanong, hindi ba't Diyos ang kausap ninyo? Ngunit sinasabi ko sa bawat isa, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita at nahahawakan ng inyong mga kamay. Ang inyong katawang laman, ito'y babalik sa pagiging alabok. Mas pahalagahan ninyong buhay ang inyong pananampalataya kaysa buhay ang katawang alabok. Ngunit nauunawaan ko kayong mga tao, masarap mabuhay sa daigdig na ito. Ngunit napakahirap kung marami kayong dalahin. Ngunit ito'y gagaan kung kayo'y lumalapit at patuloy na lalapit sa akin. Sapagkat muli kong uulitin, hindi ako matigas. Ang bawat isang lumalapit at dumadaing sa akin ay aking pinagbibigyan.
Ngunit may takdang oras at panahon ang lahat ng bagay. At bago mangyari ang inyong mga kahilingan, ito'y aking wiwikan upang kayo ay makapaghanda. Hindi lahat ng kahilingan ay aking tinutupad, sapagkat ito ay maaaring maging daan upang kayo'y mapahamak. Hindi ko nais isa man sa inyo na mapahamak. Ngunit, ang anak ng Diyos ay pinako sa krus, namatay, ngunit muling binuhay sa ikatlong araw. Jesus na inyong nakilala sa pangalan at ngayon ay iskopkos sa huling panahon ito. Ako ngay si Jehovah sa simula, Jesus na naging daan at iskopkos na dumating bilang hukom at hindi bilang tagapagligtas. Hiniintay ko ang aking mga anak sa aking gawan. At ang bawat isa ay katulong ko upang tipunin ang mga nawawala kong tupa. Maniwala man kayo at mga anak, isa kayo sa mga nawawalang tupa. Kahit mapalad kayo ang sambahayang ito, sapagkat ako'y inyong narinig, ako'y inyong nadama, at ako'y inyong natagpuan. Ito ang tunay na kayamanan ninyong mga tao. Mawala man ang pinakaiingatan ninyong mga tao, bagay na nabubulok at tinatama. Ngunit kung akong Diyos ay hindi mawawala sa inyong buhay, masigit pa kayong mayaman kaysa mga taong nagsasabi at nakikilala ng sanlibutan ito. Ang kahinaan na iyong nadarama, anak, ay isa lamang daan patungo sa akin. Pagtibayin ang kalooban, ang iyong pananampalataya sa akin, hindi sa tao, kundi sa aking pagka-Diyos. Batid mo, anak, ito'y iyon ang nadama sa mga nagdaang panahon. Ngunit dahil sa sanlibutan, hindi na kayo nakapagpatuloy ng pananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Ngunit muli ay ginigising ko ang bawat isa sa pamamagitan din ng inyong kapwa na naglilingkod sa akin. Huwag ninyong hahanapin ang mga bagay na wala sa kanila, sapagkat ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkakirang ko sa bawat isang tumatanggap sa akin. Awitin ang Diyos ay pag-ibig. Kailangan ko. Ipagkatiwala mo ang lahat ng bagay sa akin. Ano mang nadarama, iyong katawang laman ay iyong tiisin. At kung gugustuhin mo, anak,
ikaw din sa iyong sarili ang magpapagaling ng iyong karamdaman sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Alisin mo sa iyong isipan at puso ang pangamba at takwa. Magtiwala ka sa aking salita at hindi kita bibiguin. Huwag na huwag mag-aalinlangan sa aking pagka-Diyos, sapagkat ang nag-aalinlangan ay pag-aalinlangan ko pa. Ngunit ang naniniwala ng lubusan ay lubos ko rin kanulatan. Tumayo ka, anak. Gagabayan at papatnubayan kita. Kaya mo, anak. Andaan mo. Tumitibig at pinamahay ko ang mapapasa sa iyo. Hindi parusa kung pagpapalang ang kinibigan sa mapapasa. Kaya naman, anak, magpakatatag ka. Itong araw, haplosin mo babae ay katawang naman. At itong araw ay malinig ng tubig. Ako'y lilipat sa babae upang haplosin ang iyong katawan. Mapagpalang gabi sa bawat isa. Paanak. Paanak.